Sa ibang balita, pinayagan na ulit sa New Bilibid Prison ang pagkakatid ng mga pagkain para po sa mga inmate. Ang detalya sa live report team Marisol Abdurman. Marisol. Alam mo, Neil, kanina lamang yan napag-desisyonan ano, sa pulungan ni Assistant Secretary Gabriel Saclat at sa mga superintendent at ibang-ibang kampo ng New Bilibid Prison. Bati na rin sa utos ni Director General Bantag, ano, napayagan na ang paabot. Although, Emil, ano, last November pa pinayagan na actually itong paabot, pero tuwing weekend lamang. Pero simula bukas, Emil, papayagan na ang paabot kahit weekdays at it will stay until the end of the month sa December. Pinayagan daw nila ito kasi marami raw mga kaanak ang mga preso na hindi nakakarating kahit weekend na available lamang daw sa weekdays, kaya pinayagan na rin ito at in the spirit of Christmas na rin. Pero Emil, merong paalala ang Bucor, hindi lahat ng gustong ipaabot sa mga kaanak na nasa loob ay papayagan nila. Only yung mga lutong pagkain, mga prutas, pero hanggang 5 kilo lamang ito. At hindi pwedeng ipasok ang mga raw food. Papayagan din ang cash na maibigay sa kanilang mga kaanak sa loob, pero hanggang 2,000 pesos lamang ito. At lahat ng ito, I mean, ay subject pa rin sa health protocol. Dahil alam naman natin na kaya nga pansamantalang itinigil kahit ang paabot dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Kaya mahigpit pa rin ang kanilang susundin na guidelines para matiyak na ligtas at malinis ang mga ipapasok ng mga paabot ng mga kaanak ng mga preso. Wala pa rin dalaw, Emil, pero tuloy-tuloy naman daw ang ikumustahan. Ito yung pinapayagan ang mga preso na makipag-chat at makatawagan ang kanilang mga kabag-anak sa ilalim ng supervision ng mga staff ng Bucor. Sinimulan ito simula nung magkaroon nga ng lockdown ang New Bilibid Prison. At alam mo, Emil, meron tayong mga ilang nakausap na mga preso na nalulungkot pa rin naman daw sila dahil talagang ilang buwan daw talaga nilang hinihiling na payagan na ang dalaw. Gayunpaman, malaking bagay na rin daw itong pagpayag ng Bucor na i-allow na ang paabot, lalo-lalo na araw-araw na itong allow dahil malaking bagay na ito makatulong sa kanila dahil sa ating nila kahit papano, na-miss din naman nila ang mga dinadala sa kanilang mga kaanak. So simula bukas yan, I mean, alas 11 ng umaga, everyday na po yan hanggang December 31, papayagan ang paabot ng Bucor, I mean. Nakapagbanggit ba, Marisol, si Director General Bantag ng status ng COVID cases sa loob ng New Bilibid Prison? Oo. Emil, wala lang tayong nakuhang pinaka-latest na tala nila, no? Dahil ongoing pa rin ang pag-collate ng kanilang mga impormasyon. Pero sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin ay patuloy naman daw na bumababa ang kanilang kaso ng COVID-19 dahil sa mga nagpositibo ay marami na naman daw mga naka-recover sa kanila. At ang magandang balita ay nagkaroon na, no, kailan lang pinasinayaan ng Bucor ang kanilang pinakabagong quarantine facility. Kung matatandaan mo, Emil, ang site Harry, ang siya nagsisilbing quarantine or isolation facility ng Bucor ngayon, pero nagbukas muna sila. Pero of course, hindi naman nila win-welcome. Ika nga, ang pagkakaroon ng maraming cases tulad ng mga isolator just in case, kung sakali naman daw na magkaroon at kailanganin, ay bukas ang kanilang bagong quarantine facility doon sa mga nangangailangan kung sakali man ini. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.